Ngayong araw ay maaga akong umalis ng bahay dahil sasama ako sa team building nila Ira. Dahil maaga nga akong umalis ay maaga rin ako nakarating malapit sa office nila. Dahil hindi pa sila nag-out ay tumambay muna ako dito sa McDonald's. Pero umalis din ako agad kasi walang libreng burger kaya naglakad ako papunta sa Uptown Parade. Sa harap naman ng Uptown Parade ay naupo muna ako para hintayin sila Ira na mag-out. Ang problema ay hindi pala dito dadaan ang sasakyan kaya pinagtaksi na lang nila ako papunta sa barangay pinagkaisahan. Dito nga ako bumaba sa pinagkaisahan barangay hall at sinundo na lang ako ni Ira papunta sa sasakyan. Sa sasakyan na kami ay binati ko ang boss at office mates ni Ira. Syempre nagsorry din ako dahil naging cause of delay pa. Tumuloy na nga kami sa biyahe pero dumaan muna kami sa palengke ng Kogyo para bumili ng mga kakainin mamaya. Nang makahanap na ng parking spot ay kumain muna kami sa karinderya dahil hindi pa pala kami nag-aalmusal. Nang makapili na kami ay umupo na kami sa may lamesa para makakain na. Ang in-order ko ay isang tortang talong at dalawang fried rice. Nag-share naman kami ni Ira sa Pakbet at Bicol Express. Pagkatapos naming kumain ay pumasok na kami sa loob ng palengke para makapamili na. Ang una naming binili ay chicken feet dahil magluluto si Ira ng specialty niya. Ang sunod naman naming binili ay tilapia. Marami pa kaming pinamili pero hindi na namin na video dahil marami na kaming bitbit. Pagkatapos naming mamalengke ay sumakay na ulit kami sa sasakyan para makabiyahe na. Mga ilang oras pa kami sa kalsada hanggang makarating kami sa Tanay Rizal. Sinundan lang namin ang main road at lumiko papasok nang makita na ang barangay San Andres welcome marker. Dinerecho lang ulit namin ang masikip na daan hanggang makarating kami sa Sangab Cave Road. At nandito na nga kami sa Sangab Cave Road kung saan makikita ang pupuntahan naming resort. Pero nakita nyo naman na rough road kaya yan tuloy hindi kinaya ng sasakyan. Wala tuloy kaming choice kundi bumaba at magtulak. Pero nang natulak na namin ay iniwan naman kami ng sasakyan kaya wala rin kaming choice kundi maglakad na lang. Pero mga 2 o 3 minuto lang naman ay nakarating na kami dito sa Mount Talampakan Nature's Camp and Resort. Madaling makita to dahil 2 ang tarpaulin nila at may isang banner pa sa may gate. Pagpasok namin sa loob ay narito na pala ang lahat ng office mates ni Ira. Kami na lang ang hinihintay. At syempre, ang una kong ginawa ay i-video ang paligid para makita natin ang kabuuan nito. Pagpasok sa Mount Talampakan ay may terrace na bubungad sa inyo kung saan makikita ang swimming pool at ang batis sa likod. Makikita rin dito ang mga cottages at kubo sa baba. Sa bandang kaliwa ng terrace ay makikita ang isang kubo na parang bahay na rin. Meron itong dining table, may mga upuan at meron ding mga kama na pwedeng tulugan lalo na kung overnight kayo. Bukod sa kubong ito ay puntahan naman natin ang cottage sa baba. Meron silang 2 mini kubong tulad nito at sa katabi naman ay ang mas malaki na may kitchen sa ilalim. Sunod naman naming sinilip ang swimming pool at malamig daw ang tubig nito. Pagkatapos silipin ang swimming pool ay nasa likod lang nito ang batis. Talagang nature na nature ang datingan dahil maririnig mo pa ang malakas nitong agos. Kaya lang hindi yata siya pwedeng paliguan kaya pakinggan na lang natin ang tunog. Pagkatapos magmasid sa paligid ay pumunta na ako sa kitchen para panoorin naman sila mag-prepare ng pagkain. At dito nga ay nagpapabaga na ng uling ang 2 teammates ni Ira. Hindi ko na lang sasabihin ang mga pangalan ni CJ at Lester, hindi kasi ako nagpaalam baka magalit. Habang may nagpapabaga ng uling ay may nagpapalambot na rin ng karne para sa sinigang. Kasabay ng pagpapalambot ng karne ay ang pagluto naman ni Ira ng adobong chicken feet. At nakapagbabaga na nga ng uling kaya naisa lang na ang mga liyempo. Hindi ko na pala na video ang pagluluto ng sinigang, alam nyo na yun. Pero ito nga pala ang mga gulay na nilagay nila. At nang maluto na nga ang ulam, syempre pati ang kanin, ay kumain na kami ng sabay-sabay. Pagkatapos naming magsikain, ay umakyat na ulit kami sa may terrace dahil meron ding pwesto dito para sa long table. At dahil maganda nga ang view, ay hindi ko napigilan na mag-video ulit ng isa pang beses. Pili na lang kayo kung anong gusto nyong tingnan, kung itong pangalawa o yung nasa unahan. Sa long table naman, ay itinuloy na nga ang inuman na may kasamang video. Okay, magaling kumanta ang teammate ni Ira na yan at hindi ko sasabihin Jello ang pangalan niya dahil hindi ako nagpaalam at baka magalit. Nang medyo madilim na, ay may teammate pala silang humabol at may dala pang mga pagkain. At dahil kompleto na ang team ay nag-picture taking na. Siyempre ako ang kumuha ng picture dahil wala namang ibang gagawa nun. Pagkatapos ng picture taking ay naligo muna sila sa pool. Kailangan na rin itong gawin ng teammate ni Ira na si Glenn dahil uuwi din siya mamaya. Siya nga pala ang may-ari ng kotse na sinakyan namin papunta kanina at sasabay na rin ako pa uwi dahil may pasok pa ako. Kasama lang naming umuwi ang boss ni Ira at naiwan na sila kasama ang kanyang mga teammates. Naibaba na lang ako sa Taytay at doon na lang ako nag-jeep pa uwi. Sulit ang experience dito sa Mount Talampakan Nature's Camp and Resort at kung gusto nyong mag-inquire ay pumunta lamang sa kanilang Facebook page. Salamat sa panonood!